Pag-usapan pa natin ang nanotechnology glass coating kasama si Mobile Journal Francis Orsio. Francis, nung nag-demo itong nanocoat, talagang ramdam ba yung pagbaba ng temperatura? Talagang na-block niya yung heat. Actually, Pops J, di ba nakita natin kanina? Kasama ko yung mismong may-ari ng Trendway Builders, yung president nila. And dinemo nga sa atin, ayan, kung makikita natin sa video, kung ano talaga yung epekto kung halimbawa merong nanocoat yung isang panel glass at compared dun sa wala. Relatively, talagang mas mababa yung temperature na mararamdaman mo kapag nandun ka sa glass na may nanocoat at talagang ramdam mo yung difference nung nung temperatura, Pops G. Is this one-time application ng nanocoating o kailangan every 1 year, every 2 years, ganun ba? Actually, ang maganda dito, Pops G, itong nanocoat ay kaya siyang magtagal up to 10 years. Kasi kung ikukumpara nga daw sa tint, halimbawa kasi may mga tint, depende din syempre sa quality. Minsan, on the average, nasa 5 years lang yung tinatagal ng mga film or yung mga tints na yun. And itong nanocoat na to, kayang magtagal up to 10 years. At yun din talaga yung matitipid mo, halimbawa, kung yun nga yung gagamitin mo. Kasi sinabi din natin sa report kanina na mas mura ito kumpara dun sa mga ibang nasa industriya or ito ba ang nanocoat ay ginagamit lamang sa mga residential o mga building, halimbawa mga opisina, sa mga sasakyan hindi pa ito ginagamit o meron na silang application sa mga transportation? So far, Pops G, ito kasing application ng nanotechnology nila ay nasa mga ito sa mga kabahayan at sa mga commercial establishments. Okay. Kasi marami na rin sila mga kliyente ng mga malalaking brands kasi kinukuha rin sila para maglagay nitong nanocoat sa mga buildings nila. Tapos meron din yung mga bahay, halimbawa yung mga pinto o bintana, nilalagyan din nila nitong nanocoat to protect nga or yung ma-block yung sunlight. Pero para dun sa mga sasakyan, since glass pa rin naman to, I think pwede naman. Pwede, yun. Pero ito ba, itong nanocoat, epekto lang at gagana lamang sa salamin, hindi sa ibang materyales. So far, Pops J, itong nanocoat technology, dahil glass coating siya, para pa lang talaga to sa mga salamin, sa mga glass panels. Ito bang nanocoat, pwedeng bilhin ng isang homeowner o exclusively kinakailangan magpunta ka lamang sa mga accredited na bilihan o tindahan? Itong nanocoat technology, accessible pa yan. Nag-iisa pa lang talaga itong in-offer ng Trendway Builders na nabanggit nga natin na company. And so far sa Philippines, sila pa lang yung nag-iisang nag-offer ng ganitong teknolohiya. And dun nga sa mga halimbawa interested na mag-avail, kailangan pumunta sila or mag-inquire sila dun sa Trendway Builders Company. And sila mismo yung mag-i-install kasi hindi siya pwedeng bilhin lang halimbawa yung halimbawa, bibili ka ng 1 gallon lang. At ikaw na maglalaga. Hindi pwede kasi may may proper procedure kung paano yan i-install at ikakabit doon sa mga glass panel. Isang mahalagang tanong, magkano? Ayun nga, Pops, kasi kanina, di ba, nabanggit din natin na mas mura ito kumpara doon sa mga ginagamit natin, di ba, yung mga tints or mga films na ini-install natin sa mga salamin natin. Halimbawa, ito kasing nanocoat technology na ito or yung mismong glass coating na ito. Sabi ng nakausap natin, nasa 200 pesos per square foot. Kung halimbawa ikukumpara natin siya or i-visualize natin sa isang regular na pinto na may taas na halimbawa, 2 metro, Pops J, tapos gawa siya sa salamin, ang magagastos daw doon ay nasa 4,000 pesos. 4,000 pesos. So ganun na, kung titignan natin, kukumpara natin yung presyo kung halimbawa mag-i-install tayo ng tint doon, sinasabi naman nila na mas mura daw ito at kaya pang magtagal ng 10 taon. Ngayon, maraming salamat, Mobile Journal, Francis Orsio.